welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka sa YouTube channel ko, i-click mo na ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga bago kong uploads. So for today's video, mag-unboxing tayo ng isang mahiwagang box at sasagutin na natin ang iba't ibang mga katanungan. Una tayo. From Indai Beautiful. Open na. So ayan guys, kita niyo naman, 'di ba? Box pa lang mukhang mahiwaga. At hindi ko pa talaga siya binubuksan simula nang dumating siya sa akin. One hour ago siya dumating. Guys, ganda ng ribbon. Eh, akala ko matatagal. Pwede sa rin pang tali sa kakatin mo. Sobrang ganda niya. Charles and Kate bag. Ayan. Pamain na lang po, pamain. Code 1-2-2-1-2-2. Seriously, what the fuck are you doing? So ayan guys, mayroon siya sa loob na yung pang string bag. Ayan. At paribon yung mga. At ito yung pang string bag. Kahit hindi ka mukhang Barbie, basta dala mo ito, magmumukha kang Barbie. Gaganyan-ganyan mo lang siya. Kahit hindi ka lumalabas ng bahay, pag gusto mo mong malengke, pwede yan. Gusto mo lang lahat ng gusto mong gawin sa buhay. Ayan, balik na natin siya para masagutan natin ang mga katanungan. Sarado na natin siya. So ayan guys, dahil tapos na tayo mag-unboxing ng mahiwagang box at nakita na natin ang laman nito, halina't magtungo sa pagsagot sa questions mula sa aking Facebook friend. Unang katanungan mula kay JV sa Banal Dumlaw. Bakit mukha ka pong Bombay? Half Indian ka po ba? So ayun JV, ako po ay half Arabic and half Filipina. Ang papa ko po ay Arabo at ang mama ko po ay Filipina. Second question mula kay Princess Principe. Ano po ang secret ng pagiging sexy? So ayun princess, hindi ko kasi kinukonsider yung sarili ko as sexy dahil lahi talaga namin ang mga payat at nakikita ko yung sarili ko bilang payat at hindi sexy. Pero dahil tinanong mo na, siguro sa sarili kong opinion, para maging sexy, magkaroon ka ng proper diet at proper exercise. Naligtas lang sis. Ikatlong tanong mula kay Princess Magana. Ano ang nauna, itlog o manok? Teka sis, panoodin natin to. Isang misteryo ang aking tutuldukan para sa inyong lahat. Ano nga ba ang nauna? Ang itlog o ang manok? Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo. So ayun, napanood mo na. So ikaw na magdesisyon kung ano nga ba talaga ang nauna. Fourth question mula kay Katsol. Anong kalokohan na natatandaan mo nung high school? Actually, marami akong kalokohan nung high school dahil sobrang loko kong estudyante at... Pero ang pinaka hindi ko makakalimutan is yung pasok matapang. Ayun, yung mga kaibigan ko na nag-overnight kami dito sa loob ng bahay namin. Siyempre, yan naman sa labas. So ayun, nag-overnight kami tapos 6 a.m. ang pasok namin pero pumapasok kami ng 11:30 a.m. para lang mag-attendance at hindi ka ma-absent na ng teacher mo. So ayun, tinawag namin yung pasok matapang pero syempre sa mga nanonood neto, huwag yun ang gayahin yun dahil hindi maganda sa kalusugan. Fifth question mula kay Christine Joy Manalili.
most unforgettable moment kasama kami yung childhood friend mo. So yun, ang pinaka unforgettable moment ko nung childhood nakasama sila is yung nung time na yun, uso yung mga fraternity gangs, ganun. Yung may mga sampalan, may mga paddle, ganun. Tapos meron kami isang friend na gusto sumama sa grupo namin, which is best friend lang naman yun. Ang ni Matsma, ayan. Tapos sa kagustuhan yung sumama sa amin, hindi niya na alam kung papayag ba siya sa mga gusto namin. Tatlo lang kami noon na magkakaibigan, tapos akala niya gang na yun. At ang sabi namin sa kanya, bago siya magpasok sa grupo namin, kailangan masampal muna namin siya dahil nagsasampalan kami bago kami pumasok doon sa grupo na yun. So, naniwala siya. Ay, so, ayun, dumating na kami sa point na umakyat kami sa bubong para doon nga kami kunyari magsampal-sampalan. At nung time na sinampal siya, muntik siya mahulog sa bubong. Saka namin inamin sa kanya na joke lang pala, yun lang sampalan. Tinry lang namin kung anong feeling ng gang-gang. So, ayun. At sa mga nanonood ulit, huwag nyo na pong gayahin yun dahil hindi po maganda yun, lalo na kayo mahulog sa bubong. At malalaman pa ng nanay nyo yung mga pinapasok niyang gulo. Pang sixth question. Mula kay Yena Condenuevo, ano ang mga ginawa mo this quarantine? Madami akong ginawa ngayong quarantine. Pero syempre, pag iisa-isayin ko pa, baka matagalan tayo. Ang mga, ano na lang, yung mga enjoyable na pinagagawa ko, nagbenta kami ng ice cream, ayun, homemade ice cream. At sa kabutihang palad, piso lang tinubo namin. So yun, piso lang tinubo namin at tinigilan namin yung kalokohan na yun. At nagpapa-ML tournament kami dito sa loob ng bahay namin, kalaban ng mga pinsa namin, mga kapatid ko, tito ko. So ayun, yun yung pinaka-bonding namin. At isa pa yung tumutulong kami sa barangay council para mamigay ng ayuda sa aming buong barangay. At ano pa bang mga pinagagawa ko? Matulog at kumain. Seventh question mula kay Jeffrey Pama. Can you share us kung ano ang mga na-experience mo bilang SK Kagawad? Madami ko na-experience bilang SK Kagawad. Pero ang pinaka-favorite kong na-experience ko is yung na-build ko yung confidence ko. Ayan. Na kaya ko nang magsalita sa harap ng maraming tao. Pero hindi pa ganun sa taas dahil kabado pa rin ako at natug-natug pa rin siya. Pero kahit pa paano, nakakaya ko naman na siya. Siyempre, yung isa pang favorite ko is yung feeling na ma-experience mo yung feeling na nakakatulong ka sa kapwa mo kabataan, maliit man o malaking bagay. Ninth question, mula kay Justin Joy Acuesta. Ate Mice. Ate Mice! Ate Mice! Ate Mice, ilang years or months na kayo nagtarandali ang advice para magkaroon ng relationship na katulad niyo? So yun, mga 4 years na kami this coming October. At ang may advice ko lang is yung maging totoo kayo sa isa't isa at wala plastikan sis. Pati itrato ng kaibigan yung jowa. At siyempre, pag kaibigan mo siya, makakapag-open ka sa kanya ng kahit ano, lahat ng sama ng loob mo, lahat ng saya ng loob mo, lahat ng, basta lahat ng kabaliwan mo, may open mo sa kanya. Kasi nga, tinatrato mo siya as friend, best friend pala. Kasi pag yun yung trato mo sa kanya, hindi ka ganun kahirap mag-express ng sarili mo. Dahil pag jowang-jowa talaga yung dating, mahihiya ka, gusto mo pa sweet ka lang, parang Barbie ka lang. Pero pag tinatrato mo siya as friend, mas makikita mo yung sarili mo at may papakita mo din sa kanya kung ano ka talaga. Question number 9 mula kay Edward Pascual. Anong pinakaayaw mong ginagawa ng jowa mo na ikinakagalit mo? Ang pinakagalit ko na ginagawa ng jowa ko is yung kinikimkim lahat ng sama ng loob niya. Kasi dumadating sa point na kapag nakimkim niya na lahat, tapos sumabog na, syempre, mas malaki yung kinukos, mas malaki yung nadadamay, mas malaki yung nangyayari. Kasi the more na kinikimkim mo, hindi mo na-express, mas magpapatong-patong yun, tapos pwede nang gawing building. Tapos siya yung tipo ng tao na as long na kaya ka nang intindihin, iintindihin ka niya. Pero pag hindi ka na naintindi, tumakbo ka na. Question number 10 mula kay Ronald Garcia. What is the biggest failure that you overcome in your life? Feeling ko ang biggest failure na na-overcome ko sa buhay ko is yung parang lumabas na yung kaluluwa sa katawan ko. Tipong hindi mo na mismo kilala yung sarili mo, hindi mo na alam kung ano yung ayaw mo, kung ano yung gusto mo. Kumbaga, hindi mo na din alam kung ano yung dapat mong gawin. Kumbaga, sabay sa agos ka na lang ng buhay. At mas okay ka ng kain, tulog, gala, ganun. Hindi mo na alam yung path nagdadaanan mo. So ayun, na-overcome ko siya dahil sa family ko, sa friends, kay jowa. So ayun,
Kasi sila yung nagpakita sa akin, ano ba, flashlight sila, sis. Sila yung nagpakita sa akin kung ano ba talaga akong dapat gawin at kung paano ko pa mas lalong makikilala yung sarili ko. Question number 11. Ano po ang masasabi niyo sa mga aspiring educator? Ang masasabi ko sa mga aspiring educator is to teach with love, yes. Kasi mahirap magturo at magsalin ng mga kaalaman sa isang taong hindi mo naman talaga ginastong gawin. I mean, mahirap magsalin ng kaalaman kapag hindi mo gusto yung ginagawa mo. Mahirap gawin yung bagay na ayaw mo talaga at napipilitan ka lang dahil sa sasakot. Ayun. At sa mga aspiring educator, huwag kayong susuko dahil maraming nangangailangan sa inyo at marami yung matutulong natin sa bansang Pilipinas. So, ayun. Question number 12 mula kay Jing Lucy. Ano po skin product mo, miss? Ang skin product ko po ay dasal at tulog. Actually, wala talaga akong ina-apply sa mukha ko kasi mabigat sa pakiramdam ko kapag madami akong nilalagay sa mukha. So, ayun. Wala po akong skincare products. Question number 13 mula kay Eloisa Bruno. Bakit puro itlog palagi ang ulam natin? Puro itlog ang ulam natin dahil hindi tayo kumakain ng gulay. So, every time na nasa barangay tayo at gulay ang ulam, kailangan nating magluto ng ulam natin para magkakas kami ang pagkain. So, ayun. Question number 14 mula kay Grace Yu Padilla. Bakit ka po nag-sped major? Nag-sped major po ako dahil yun yung konti sa listahan at syempre gusto ko yung ano, merong thrill na course. Yung tipong mahihirapan ka pero mag-e-enjoy ka. Kaya yun, napili ko ang sped major. Question number 15 mula kay Arnel Parcon. Skincare routine mo po. So, ang skincare routine ko is tulog, dasal, gising ulit, at tulog, dasal, gising. So, ayun lang. Question number 16 mula kay Thea Santos. Ano pong pinaka-best memories na hindi mo kakalimutan kasama yung papa mo? Ang pinaka-best memories na kasama ko yung papa ko is yung bibo ko. Kasi yun, sineo niya ako nung time na yun. At ang ganda niya yung sagot niya. Question number 17 mula kay Lito Percon. Ano pong pinaka-hate mo na ginawa sa'yo before? Ang pinaka-hate ko na ginawa sa akin before is yung pinsan ko, which is yung nagtanong. Sinabihan niya ako na wala kang may kaibigan ka lang dahil may pera ka. So ayun, tumatak siya sa isip ko nung bata ko hanggang paglaki ko. Dahil natakot ako makipagkaibigan, natakot ako makipag-socialize sa ibang tao dahil yun yung iniisip ko kahit wala naman po akong pera. At yun yung naging dahilan kung bakit less lang yung kaibigan ko. At pero nung time na naintindihan ko naman na yun, nagalit lang siya kaya niya sinabi sa akin yun. At yun yung mga favorite lines noon pag nag-aaway kayo, nung mga bata pa kayo. So ayun. Question number 18 mula kay Chari Uzi. If you could pick one, would you rather have infinite money or unending love? If I could pick one, I would rather have unending love. Because, you know what why? Because, unending love is everything. Kasi syempre, diba, pag meron kang unending love, meron ka na ng lahat. Kasi, love is God, love is family, love is friends. So, basic na sa'yo lahat ng nangyayari dahil meron ka mang infinite money, pero wala kang permanent na tao sa paligid mo dahil pag naubos yan, so dahil di pala siya naubos. So kumbaga parang pag yung mga tao yun napagod dahil lang sa pera mo, iiwanan ka nila. Pero pag meron kang unending love, mapagod man sila sa'yo, mag-i-stay sila sa'yo dahil meron kang love. Merong love sa pagitan nyo, so ayun. Kaya I would choose unending love. So dito na nagtatapos ang video na to at bago matapos to, i-click mo na ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga bago kong updates.